Okay. Skills. Okay guys, na-nerf na ang Arbalest. So, hindi wow. GG. GG tayo mga Arbalest guys. Pero eto, para mas medyo makita natin yung difference from before and after. So, I made a clip para mas ma-review natin yung overall damage na meron before sa yung meron ngayon. So, ano ba yung mga na-nerf? So, ang na-nerf sa Arbalest, may apat tayong skill. Una, ito, Vershel. Itong Vershel, so, initially daw, ay dumadamage lang tayo ng... medyo may mga abnormalities daw sa damage. Kasama dito ang Vershel. Heavenly Bow, which is ito yung pinaka mataas natin na damage skill. Tapos, Ice Cage at Venom Michelle. So, apat na skill guys. So, hindi lang naman yung Arbalest ang na-nerf yung skills. Pati naman yung Sork at Tawis. Pero dalawa, isa lang na skill lang ang na-nerf sa kanila. Pero sa Arbalest, apat. So, dito nga, sa gagawin natin, papakita ko sa inyo kung ano yung difference nung before and after ma-nerf yung skill ng Arbalest. So, ayan. So, actually, di naman siya totally nerf talaga. So, ang kiniklaim ng Mirror 4 ay meron lang daw na abnormality in terms of the damage output ng apat na skill na to ng Arbalest. So, this is kind of unexpected on their part daw. So, ewan ko, yan yung claim nila. Pero, with that nga, parang makikita natin na malaki din yung binaba ng overall damage ng skill ng Arbalest sa mga na-nerf na to. Tara, check natin. So, first, guys, so, having the same stats to ah, itong ginawa ko na to. So, ngayon, tingnan natin itong Vershel. Yan. So, yun nga, guys. Nakita natin na almost half yung nawala. So, from nag-bridge tayo ng 8-7 before, tapos ngayon, nasa 4,000 plus na lang yung damage ng Vershel natin. So, masasabi ko talaga malaki na wala doon sa Vershel. So ngayon naman, tingnan natin yung Ice Cage. Ayan guys, kung titingnan natin closely. So yung initial damage niya is hindi ganun pansin. Pero yung, kasi 8 hits to eh. So, later part, makikita mo na from 4-6, yung damage niya dito sa after patch is naging 2k na lang. Ayan o, tingnan natin. Ayan o, 1-9, 2k. So, from 4k yun ha, bubaba talaga. Laki ng binaba, guys. So, next na skill naman natin titingnan ay yung Venomous Shell. So, makikita nga natin guys, yung Venom Michelle pagkahagis ay, so yung unang damage niya is 4k, kasi consistent siya 4k dun sa before. Pero after nga nung nerf, makikita natin, so nung unang first hit lang siya nag 4k, tapos on the latter part is buwaba na nga ng 2k na consistent, na 2k na lang yung naging damage niya sa mobs. Yan, so next naman, tingnan natin yung Heavenly Bow. So, yun guys, obvious naman at kitang-kita naman dun sa slow mo kung gaano kalaki binaba ng overall damage ng Heavenly Bow natin. GG's. Ayun guys, wala na akong masabi. So, over, malaki talaga yung binaba ng damage output ng Arbalest. So, kung nagpapalevel kayo, especially kapag luring kayo sa MS, so, mararamdaman at mararamdaman nyo yan na hindi nyo na agad nakiklear yung mobs, palagay ko. So, ayan. So, pero, anyway, yung nerf naman talaga na yan sa Arbalest ay kind of ina-expect na lang din natin. Obviously, lumabas nga na sobrang OP talaga itong Arbalest. Kaya nga, diba nga, Arbanation talaga itong Mirror 4 simula nung November eh. So, at least, diba,
hindi ka na mabe-burst ng mga Arva, yung mga warrior. So, bitter kasi yung mga warrior sa Arva kasi guys, kasi kahit 10 level yung agwat mo, nabe-burst ka pa rin ng Arva na low level sa at low PS. Pero ayun, with this nerf nga, I think makakasabay na talaga yung warrior sa bukpukan sa Arva kung in terms of one-on-one lang. So, ayun guys. GG. Ayun guys, I hope na nakatulong to. So, mag- upload din ako nung ano short clip nung mga nung slow mo natin sa mga skills na nerf para mas makita nyo ng mas malino pa. Ayan. So, okay guys. So, Arva pa rin ba kayo? Or gusto nyo nang bumalik sa dati yung class? So, ako, eto kasi ever since Arva to eh. So, pero before, meron akong isang account na Warrior pa rin. So, yun yung ginagamit ko na alt ko or minero ko. So, probably, tingnan natin anong mangyayari. Pero, masaya pa rin naman ang mag-Arva sa totoo lang. Kasi, kaya ako rin pinili mag-Arva this kasi most of the time ay hindi ko naman siya kayang tutukan ng 100% ng aking attention. So, kaya ko rin talaga kinuha si Arva this kasi nga, in terms of AOE damage, saka AFK leveling, sobrang useful talaga ni Arva this, lalo na sa pagpa-farm. Ayan. So, I hope guys, this video helps you a lot kung nakita natin na ano talaga yung mga changes sa skill ng Arva. So, kung sa palagay nyo ay sobrang humina ang Arva or sa palagay nyo tama lang, comment kayo sa baba kung Arvalist pa din or lipat class na. So, yep, take consideration siya. Pero, overall, sabihin ko pa rin na maganda pa rin ang Arvalist guys in terms of AOE damage at AFK leveling. So, advantage pa rin ng Arva yan kasi malaki yung range nila. Ayan. Especially sa mga melee class, diba? Ayun yung advantage talaga nito. So, ngayon, at least medyo nagiging sumasabay-sabay na ngayon ang mga Arva, Warrior, Lancer. So, ayan. So, nauubos kasi yung mga Lancer sa Warrior. So, palagay ko talaga medyo mabubuhay yung class na Warrior ngayon. So, ayan. So, that's it guys. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Once again, this is Quezo. Over and out.